Okay, so andito tayo ngayon sa Biaya Cafe. Thank you very much kay Maya Chanko for giving us a place na makapag-shoot. Well, ano bang reason kung bakit tayo nandito? Nandito lang tayo para mag-update lang sa kung ano-ano mga nangyayari sa akin, sa channel natin, and kung ano yung mga i-expect natin moving forward. So I started yung Think Up PH kasi meron akong businesses noong 2018. Noong 2019, sabi ko parang ang hirap pag ito lang yung magiging source ng income ko. 2019, sabi ko siguro maganda magkaroon din ako ng vlog. Meron naman akong passion sa pagsasalita. So hindi na natin alam kung okay yung mga sinasabi ko, hindi. Basta ang importante, sabi ko, I love to teach people, I love to talk. So nagkaroon ako ng online platform na makakapag-mentor ako. And the goal was i-monetize yung channel na yun para eventually yun yung maging source ng income. That was the original plan. Pero moving forward, nakita ko na hindi ganun din yung plan ni God for me. And merong TV station na nakakita ng what we are doing sa Think Up. Thank you sa brother ko, si John Eguia, na siya nag-edit ng mga videos ni Think Up. And nakita, ang ganda ng quality, maganda rin yung mga learning. So, kinuha nila yon para magkaroon ako ng show sa Light TV, Channel 11 yun. And simula nun, nagkaroon ng mga opportunities na merong nakakita sa akin na training and consulting company. Na sabi nila, oh, may gift ka sa speaking, tapos ano ba yung long-term plan mo? Kinausap nila ako. So they co-created a training corporation with me. Yung company nila, yung M-Zone Training Philippines dati, it's a sole proprietor na does corporate training, team buildings, pero ang ginawa ngayon ng owner noon na si Sir Marlon Molmisa, ginawa niya ng sole prop yun na mag-focus na lang on the team building, corporate training, speaking, coaching, consulting, gagawin niya dun sa corporation na sabi niya, itayo namin together. So, we did that and moving forward, unti-unting nagkaroon ako ng mga mentors sa speaking and yung sinasabi nila sa akin is, ano bang goal mo sa YouTube channel mo? So, sabi ko nga, mamonetize siya, ganyan. Pero, sabi nila sa akin, yun ba yung goal mo, ma-monetize? Dapat, portfolio mo siya. Noong una, hindi ko nagigets yun. Gumawa ka ng Facebook page, Instagram page, YouTube page, lahat ng pages mo, it's a portfolio of what you're going to do. Do the action dun sa face-to-face consulting, face-to-face coaching, face-to-face training. Yun yung maging bread and butter mo. Dun ka kumuha ng income. Tapos lahat ng mga gagawin mo sa social media platforms mo, Instagram, Reels, TikTok, Facebook, YouTube, lahat yun ay portfolio mo. Na if people are going to hire you na magsispeak ka o magte-train ka for an hour or two, hindi natin alam, if they're going to pay for your service, at least makita nila what they're paying for. Ano yung kalibre nung they're paying for. So sabi ko, okay, nung una sabi ko, sige, pwede naman. Pero sinabi niya sa akin, sabi niya isang nagme-mentor sa akin, sabi niya, maraming people, marami silang following sa social media. Pero, hindi lahat, no? Pero sabi niya, maraming tao na merong following, pero yung followers naman, baka they cannot afford yung service na nire-render mo. So, ano ba talaga yung goal mo? Dumami ba yung following mo? Or magkaroon ka ng revenue doon sa ginagawa mo? So, that's a good question, no? And I had to make a decision. Sabi ko, mas gusto ko talaga yung magkaroon ako ng revenue, yung high value doon sa something I offer. So, you go for the people na dapat na ang target market mo is yung people na high-paying na makakapag-afford ng service mo. And people na nasa ganun, yung high-paying
hindi talaga sila ma-like, hindi sila ma-share. So okay lang yun, hindi natin yun yung magiging target. Basta ang maging target mo is mapataas mo yung value mo, yung speaking engagement mo, yung coaching mo, yun ang pataasin mo ng value. Doon ka kumuha ng revenue. So kailangan maganda yung quality ng mga ilalabas mong content sa social media mo. So yun yung naging idea, that was the plan. And unti-unti ako nag-build ng credibility. No, kumuha ako ng mga certifications para certifications na hindi pucho-pucho ah. Kasi lahat na lang ngayon coach, lahat na lang ngayon life coach. So sabi ko, besides the skill, kailangan meron din ako ng credibility, credentials. So nag-undergo ako ng mga credentials doon sa mga credible organizations na nagbibigay ng credentials sa coaching, sa larangan ng training. So pinataas ko, and at the same time I looked for mentors. Tapos yung company, tinulungan din nila ako na magkaroon ako ng maraming training, corporate training, consulting gigs. Tapos yun nga, coaching. That's what I do right now. And because of that, lahat ng mga content ko, pinapakita ko na this is what I do. So ang point lang dito is, nag-shift na yung gusto kong gawin from being monetized. Pwede pa rin naman sa future, tingnan natin, pero hindi na yun yung main goal ko. Ang magiging main goal ko na dito is, lahat ng mga social media platforms ko is a taste of what I do. Pero ang magiging main source na ng revenue ko is yung gagawin kong consultancy, coaching, training sa mga companies, sa mga executives, sa mga business owners na face-to-face. Yung mga businesses na ginawa ko before, meron akong mga coffee shop, meron akong trading company, it's all gone kasi yung partners ko dun, hindi kami magkaparehas ng convictions. No? Pero what I realized, I don't know about most of the people, no? Pero with me, I realized marami tayong pwedeng maging source ng income. Could be yung 8 to 5 job. Okay yun. May job security ka. May benefits ka. You're taken care of. Meron din tayong isa yung business na dito ako nag-start ng business ko. Ano yung malaking revenue na business? Pumasok ka dun kahit na hindi mo gusto. Ang nagiging problem lang, pagka ganun, hindi mo gusto yung ginagawa mo, pero magandang business siya kasi sikat siya. Magkakaroon ka ng kita doon, magkakaroon ka ng revenue, pero it feels like work pa rin. Hanggang doon na ako pumunta doon sa third level, doon sa what I do right now. Pag ginagawa mo na yung isang bagay na gusto mong gawin, and you're getting paid to do that thing you love to do, doon sa mga things na you are energized to do, tapos ginagawa mo siya with the people na nandun din, yung may hungry din sila, passionate din sila, same kayo ng mindset, same kayo ng conviction. So parang, for me, that's the best working environment. Doing what you love to do, being with the people na same mindset, convictions as you. Tapos, binabayaran ka for it. For me, nakita ko na yung long-term plan ko na kung magkakaroon ako ng revenue, kung magkakaroon ako ng bagay na pagkakakitaan, why not dun sa something I'm passionate about. Meron nga akong quote na nabasa. Sabi nga, don't be a jack of all trades and a master of none. Be a master of one and a learner of many. Master one skill that sets you apart and learn many skills that complement it. So right now, ako, what I do is I teach, I mentor, I create learning designs. So anong ginagawa ko?
kumikita ako through my speaking, consultancy, coaching. Diba? Hindi ako training lang. I do coaching, iba din siya. Iba rin yung gumagawa ka ng curriculum. Pero ang point is, doon sa speaking gift na yun, marami kang pwedeng realms doon na magiging sources ng revenue. Kasi kung puro passion lang, tapos wala rin namang mga kikitain, sayang lang, no? Lalo na tayo, meron tayong mga families. And it is important na doon sa gagawin natin, na gusto natin, meron talaga tayong nakukuha din so that we can be a channel of blessing to others. And mas papaniwalaan ng tao pagka may credibility ka eh. Importante na meron tayong success na nakukuha doon sa ginagawa natin. So, ako yun lang, find that something na gusto mong gawin, gusto mong gawin, then ask if you're good at it. If yes, then go. Pero kailangan mong malaman kung magaling ka nga dun, i-affirm yun ng mga tao eh. Tapos they will inconvenience themselves para makuha yung service na binibigay mo na yun. Tapos look for mentors that can help you doon sa realm na yun. Tapos find a process, create a system para magawa mo yun ng makakapagbigay ka ng magandang value with other people. So that's it. Yun yung update ko. And I hope makita-kita pa tayo. I will try my best na going regular tong vlog natin. And kinoconsider ko rin gumawa ng podcast. Pero everything, ano pa yan, nasa ideation process pa tayo. Pero yun, I'll be visible sa mga social media accounts ko. So, that's it. Magkakaroon din kami ng podcast, MML The Podcast. Hopefully, mapanood nyo din yun. Maganda yung mga contents dun. Maganda yung mga conversations dun. And if you're watching this, tapos you need a thinking partner doon sa mga gusto mong ma-achieve na goals mo regarding your business or life goals mo, you can contact me, info@polygia.ph, and also you can visit my website, polygia.ph. Under construction siya, pero hopefully, pagka na-upload na natin ito, okay na yung website na yun. Pero kung wala pa, you can visit my pages, Instagram, Polygia, Facebook, and nadalabas naman lahat dyan, pati yung links natin. So, yun lang guys. Thank you very much for taking the time. God bless.